kaas, gano'ng katapang yung role niya dito sa movie niya? Gano'ng kapangahas, katapang yung role? Hello, good. Siguro po, ako 100% po. Siyempre yung body, siyempre, mas hubad po kami dito. Ako naman, mas matapang sa asawa. Kasi kabida, di ba? So, yun. Balance lang yung approach ko para sa role ko dito sa kabitan. Thank you. And kay Derek, so this time, adultery naman or pagiging kami naman yung team ng movie ko sa Why Not? Bakit naman po? Actually, conception ng friend ko na Gen Z din. So, lalaki naman siya. So, this is a male perspective naman. Sabi niya, parang ano, tigil ka na muna kakagawa ng coming of age, cutie-cutie. Gawa ka naman ng mga totoong topic na ano, na talagang interesting pag-usapan. Eh, no? So, ito, nag-come up kami dito sa concept na to na what if gumawa tayo ng kwento na dalawang kabit nagkainlaban. Parang ganon. So yun, bago siya and mas intense. Interesting. So, good luck sa... As much I agree, that is a unique concept, no? Never before seen dito lang yan sa VMX, diba? Okay, thank you so much. Moving on from Stars Photog, let's hear from Alan Sancon. Hello po. Good afternoon. Congratulations sa bagong movie, Kabitan. Talagang Kabitan yung title. Yung tanong ko muna kay Direk, parang lagi talagang may nakakabit na parang ano, parang may female to female, ano, yes. Diba? Ano naman yung atake mo dito sa character ni Athena saka yung other character na girl sa pagdating sa girl to girl ano, scene? Kung sa mga past movies ko, medyo parang yung sensibilities ko sa woman, tiningnan ko rin yung perspective ng male audiences dito sa ano na to, sa project. So parang paano ko siya i-approach, na paano siya tinitingnan ng male audiences. So yung approach ko dito is very intense, very... Hindi ko lang, kahit ako, hindi ko na rin masabi kahit ginagawa ko, nung shoot ginagawa ko, oh my God. So, andun pa rin yung sexuality, andun pa rin yung connection between two girls, yung emotions, pero this time, mas crazy. Ganun. So, something crazier pa. Kay Athena naman. Athena, parang lagi kang nalilingas sa ganitong klaseng ano, eksena. Parang yung girl to girl. Parang, I don't know if you want to answer it or not. Safe ka ba dun sa iyong sexuality? Papanduin yung mga ganitong klaseng ano? Naku-confuse na nga ako. Parang gusto ko na rin ng babae. Sino daw? Basta maganda. Hindi, how do you, paanong atake yung ginawa mo rito compared sa mga ibang films na ginawa mo? Ibang atake, like, kasi yung sa amin po eh, is kainan ng cape sa katawan, sa mukha, parang ganyan. So parang, yung atake ko dito yung nakakalibog na malungkot ng babae. Diba? Tinanong siya director na ito. Last na lang kay Juan Paolo Calma sa kay Chester. So, sabi kasi once na ka-eksena mo yung babae dito, you have to protect her, di ba? Para hindi makitaan or parang kayo, how do you protect yung mga inyong mga kapartner upon doing yung mga sexy scenes? Siyempre, kung unang-una, tinatanong ko namin kung ano po yung limitation ng babae, then kami naman po as a actor, then iyan namin mas safe pa sa sinabi nila. And po yung as a actor, syempre mas inaalagaan namin yung co-actress namin na babae. Thank you. Si Chester naman. Yung sa akin po kasi, well, tinatanong ko rin yung kapartner ko.
Pero syempre, gaya na sabi ko dati at lagi ko sinasabi sa interview, bumabase ako sa script. Sinusundan ko yung storya para ano, maganda yung labas nung, kung ano yung nakasulat doon, maganda yung labas nun sa finished product. Yun lang po. Thank you. Thank you so much. Moving on to ABS-CBN.com, we have Kiko Espare. Bakit? Kasi kapag girl, parang comfortable po ako. So alam po namin kung parang normal lang naman, comfortable kami na kahit awakan yung boobs ko or what. Diba? Pero kapag sa boy kasi, minsan may mali siya. So minsan yung mga ibang lalaki na ano sila na kasi nahahawakan na yung ibang part ng katawan ko na which is hindi naman talaga dapat. So okay lang sa'yo na hinahawakan? Hindi okay. Ah yes, pag sa girl. Pero pag sa boy, syempre hindi. So, swerte mo naman. Okay, first, nagko-conduct talaga ako ng workshop before the shoot. Doon sa workshop and sa mga meetings before kami mag-shoot, nandun na yung discussion, no? Nandun na yung discussion na, okay, your restrictions, anong bawal, anong pwedeng gawin. But syempre, ano pa rin yan eh, nasa, parang deal pa rin yan eh, okay? Parang mapaganda, kaya yes. Nga nasabi ni Chester, para mapaganda, pag-usapan natin, ano yung mga kaya nating ano, gawin. Para maging totoo yung, ano, maging makatotohanan, oh, di ba? Yes. So, pero, syempre, nire-respeto pa rin natin yung mga, ano, yung mga artista, syempre, meron pa rin silang mga, yung mga hindi naman natin alam, mga saan sila nang galing or what. So, nire-respeto pa rin natin yon. So, during that, nag-workshop, intimacy workshop, and then sa shoot, nandun ulit, discussion ulit before mag, ano, minimake sure natin na may mga stand-in muna, nagre-rehearse, okay to, ganyan. And then, nagpapabawas tao sa set. So, andun yung respeto, and then may nakaabang pag nag-cut ako, may nakaabang na cover agad. So, andun, yung protection lang na malaman ng, or maramdaman ng mga actors na mapababae or lalaki na pinaprotektahan pa rin sila. Kahit nasabihin na, ay, mapapanood naman namin yun, ganyan. No, it's different. Panoorin nyo sa Viva Max 169 lang per month. Ganyan sinasabi ko sa kanila, mag-subscribe kayo. Yun. So, ganun. Parang ma-feel nila na pinaprotektahan din namin sila on the set. Siyempre naman po, hello po. Siyempre naman po, iniingatan din po namin yung sarili namin. Pero mas ano lang talaga kami, mas, siyempre, prepare ka namin yung ano, yung babae talaga yung... Kasi ako, as a actor, kung hindi naman naiingi sa script, hindi ko rin naman po siya i-act. Oh, okay. Nag-frontal na rin po ako before. Mm-hmm. Kaya hindi na po ako ano sa kubaran. Wow. Okay, kay Chester. Hello. Depende pa rin sa gusto ng direct po. Kasi para sa akin, every project, every ano, yung director yung masusunod. Mm-hmm. Yun lang. Okay. And like... Siguro hindi sila matutuwa. Malilibugan. Yun talaga yung goal. Diba? Okay. Hindi mainis. Hindi naman, kasi ano eh, ayaw kasing i-spoil eh. Panoorin nyo na lang. Okay. Base lang sa imagination mo. Actually, ano lang siya, imagination lang siya ng friend ko, lalaki. Lalaki pa. Oo, sabi ko, grabe yung mga fantasies mo sa mga ano ha. Sinasabi ko sa kanya. So, pinasa niya sa akin yung concept. Sabi ko, okay, interesting naman siya. So, pinalawig pa namin. Actually, yung dami pa, it's really a crazy concept. Sabi ko, i-focus lang natin to na itong dalawang babae na to, malungkot sila. Kaya sila kabit. Kasi feeling nila, dun lang sila deserve mag-settle. Sa may kahate. So, and then, nakakita sila ng someone na makakamatch nila. Okay, so, etong ano na to, dalawang kabit nagkainlaban. It all goes down to these two women being so emotional with themselves, with being so vulnerable. So, ganun. So, kahit na dalawang kabit to, deep down, vulnerability to ng mga kababaihan.
ayun, na okay, hindi to, hindi to Gia lang, ano to, ang dami talagang kabit, di ba? So, ayun, yung kwento na to, parang mix of fantasy and reality. Okay, fantasy to ng mga lalaki. Ooh, what if, gano'n. Gano'n yung friend ko na ano, sabi niya na, oh, parang interesting ha, ano? Tapos lagyan mo pa rin na dalawang babae naghahalikan. Ay, sabi ko, walang hiya ka. Tapos yun, dalawang babae naghahalikan, pero hindi, mas pinapaano ko siya. Dapat lagi may meaning eh. Dapat hindi lang puro pakpangan, di ba? May kahulugan lagi. Ayun po. Basta kasi